Magbibigay ng 6,000 pisong ayuda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, o LTFRB, sa kada operator ng mga pampublikong sasakyan sa susunod na buwan. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng 2.2 billion pesos na budget para sa fuel subsidy ngayong taon. Sa ngayon, kasama pa rin sa mabibigyan ng fuel subsidy sa Agosto ang mga tradisyonal na jeep. Pero sa mga susunod na ayuda, hindi na raw mabibigyan ang mga hindi pa nakakapag-consolidate paglipas ng deadline sa December 2031. Hindi na rin daw kasi sila bibigyan ng prangkisa. Sagot naman ng grupong Manibela, ayos lang na hindi sila makatanggap ng subsidiya kaysa raw mabaon sila sa utang dahil sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program. Tuloy raw ang 3 araw na tigil pasada ng Manibela at kilos protesta ng grupong Piston simula Lunes. Nauna na nagbabala ang LTFRB na posibleng matanggalan ng prangkisa ang mga lalahok sa tigil pasada. Nagsimula na ang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Imbis na cash, electronic benefit transfer o EBT card na may lamang 3,000 pesos ang gagamiting pambili sa Kadiwa stores ng 3,000 beneficyaryo. Target na maggamit din ang EBT card sa ibang retail outlets at groceries sa buong bansa. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ceremonial distribution ng EBT cards kasama si Vice President Sara Duterte. Bukod sa Metro Manila, kasama rin sa food stamp pilot program ang Cagayan Valley, Bicol, Caraga at Barm. Galing sa Asian Development Bank ang $3 million o mahigit 160 million pesos na pondo para sa programa. Halos 14,000 ang mga pamilya mula sa 6 na rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Dodong base sa datos ng Office of Civil Defense. At hanggang ngayon, may ilang probinsya pa rin ang baha. May report si Cedric Castillo. Lubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Pampanga, sa bayan ng Masantol. 26 na barangay ang apektado. Isang barangay doon, 20 pamilya ang kinailangang inikas. Bukod sa maulan at high tide, catch basin din ng tubig ang bayan na nanggagaling sa mas mataas na lugar sa Pampanga at Bulacan. Sa bayan ng Makabebe, ilang tricycle ang tumirik sa baha. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa Sasmuan. Nagmistula namang palaisdaan ang isang barangay sa Guagua, kaya ang ilan nagbabangka na. Unti-unti nang bumababa ang tubig sa Kalumpit, Bulacan. Matagal po siya mawala. 3 buwan ganyan, minsan 2 buwan. Ang mga residente malapit sa umapaw na ilog, bangka ang sinasakyan para makaalis ng bahay. Minsan po may ahas sa loob dahil yung sobrang lalim po ng tubig. Lampastuhod pa ang baha sa ilang bahagi ng bayan ng Hagonoy. Epekto naman yan ng pag-uulan na sinabayan ng high tide sa Manila Bay. Umapaw naman ang ilang creek at palayan sa lungsod ng Malolos. Maraming lugar ang gutter deep pa rin ng tubig. Isang sanggol naman ang nalunod sa baha sa barangay Longos. Ayon sa tiyuhin ng biktima, naiwan daw ng kanyang ina na natutulog ang baby sa tabi ng kanyang ama sa kanilang bahay na kabilang sa mga pinasok ng baha. Pagbalik daw ng ina sa bahay, nakalutang na siya sa baha at wala ng buhay. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw, ilang araw ding nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam, dahilan para bahain ang maraming bahagi ng Bulacan. Sa Pasukin, Ilocos Norte, tinatayang mahigit 20 kubo at 1 bangka ang nawasak ng alon. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, halos 14,000 na pamilya mula sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Metro Manila ang naapektuhan ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Dodong. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Act. Ang Maharlika Investment Fund o MIF ang magsisilbing sovereign fund ng gobyerno na gagamiting pampondo sa big-ticket projects gaya ng infrastruktura. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos sa mga kritiko ng Maharlika, hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Ipinagbawal ng batas ang paggamit ng pension funds para sa capital ng MIF. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, nasa final stages na ang implementing rules and regulations ng MIF at inaasahang may patutupad bago matapos ang taon. Kasabay ng pagpirma sa batas, nagkilos protesta ang ilang grupo sa Mendiola. Anila, mas mainam na gamitin ang pondo sa agrikultura, edukasyon at kalusugan. Tingin naman ni Senator
Senator Minority Leader Coco Pimentel, tiyak na kikwestiyonin ito sa Korte Suprema. Nagkaroon daw kasi ng unconstitutional shortcut sa pagpasa ng MIF. Ang pinirmahan din daw ng Pangulo ay hindi ang bersyong ipinasa ng Kongreso. Kumpiyansa naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na constitutionally sound ang ipinasang batas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng panig ang Malacanang at si Jokno sa sinabi ni Pimentel. Walo ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa ilegal na bentahan ng hayop. Yan at iba pa sa spot report ni James Agustin. Kalmado pa ang lalaking yan habang inaaresto ng PNP Maritime Group sa Bulacan. Nang biglang... Ito, papahirapan mo pa yung sarili mo. Boss! Magbawahi sa akin! Ayun, ayun, macho police. Police kami, dito. Magbawahi sa akin! Ang babae namang ito sa Pasay City, napahagulgol na lang nang malamang arestoy na siya. Ilan lang sila sa walong nahuli sa ilegal na bentahan ng hayop sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Kabilang sa vulnerable species ang ilan sa mga ibinebenta tulad ng Burmese python. Mayroon ding invasive species gaya ng red-eared slider turtles na posible pang maka-infect ng salmonella bacteria sa mga tao. Na-rescue rin ang isang tokay gecko, mga ibong Indian ringneck at crested myna, red-foot tortoise at iba pang hayop. Hindi man po ngayon sa market. Kuha sa CCTV ang walang kahirap-hirap na pag-akyat ng lalaki na kaitim na t-shirt na yan sa bakod ng isang bahay sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Matapos ang 30 minuto, lumabas na sa bahay ang lalaki pero kulay puti na ang suit na t-shirt. Lumapit siya sa sampayan at namili pa ng mga damit na kukunin. Ang lalaki magnanakaw pala. Inireport ng may-ari ng bahay sa barangay ang nangyari at nang pauwi na siya galing sa barangay, nakasalubong niya ang suspect na suot pa ang isa sa mga ninakaw na t-shirt. Naaresto ang suspect na umamin sa nagawang krimen. Sa pusa CCTV ang paumaril sa isang sasakyan sa Iligan City. Nakalabas pa ng sasakyan ng biktima at nakahingi ng tulong. Ayon sa pulisya, tinamaan siya ng bala sa bandang likuran. Kumaripas agad ng takbo ang pickup na sakay ang tatlong suspect. Pero nahuli rin ng mga pulis. Patuloy ang imbestigasyon. Wala pang pahayag ang mga suspect. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang mahigit 2 taon na pabalitaang naghiwalay na sina Ariana Grande at Dalton Gomez. Ayon sa website na TMZ, noong January pa raw sila hiwalay. Sa isa namang source ng People Magazine, winwork out ng pop star at real estate agent ang kanilang friendship. Sa ngayon, wala na ang wedding photos ni Ariana sa kanyang Instagram account. Wala pang official statement ang dalawa na nagsimulang mag-date noong 2020. 2021 naman nang isapubliko nila ang kanilang intimate wedding. Samantala, it's official, Swifties, si Taylor Swift na ang female artist na may pinakamaraming number one album sa Billboard charts. Yan ay matapos mag-debut sa first spot sa Billboard 200 chart ang latest re-recorded album na Speak Now, Taylor's Version. Naglipara ng mga debris sa Puerto Rico dahil sa lakas ng buhangwing yan. Nabuwal ang mga puno, nasira ang mga linya ng kuryente at natangay rin ng ilang bubong. Nanalasa ang buhawi sa bayan ng Aguada nitong linggo. Wala namang nasaktan. Inaalam pa kung gaano kalaki ang naging pinsala. May bagong historic milestone ang Blackpink. Ayon sa kanilang agency na YG Entertainment, lampas na sa 90 million ang subscribers ng official YouTube channel ng grupo. Na-achieve nila yan sa loob ng mahigit 7 taon mula nang ilaunch ang kanilang channel noong 2016. Tuloy ang imbestigasyon sa drug war ng Administrasyong Duterte matapos ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ng Pilipinas para ipatigil ito. Pwede nang hilingin ng ICC prosecutor na ipatawag ng korte o isyuhan ng arrest warrant ang mga sangkot na individual. Pero sabi ng DOJ, hindi papapasukin sa Pilipinas ang ICC prosecutors. Hindi rin daw susunod ang Pilipinas sakaling maglabas ng arrest warrant sa ICC. 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag ng ICC.
Sabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, haharapin ng nilo ang mga nag-aakusa sa isang korte sa Pilipinas. Si Senator Bato de la Rosa naman na PNP chief noong drug war, hindi raw nababagabag at hindi rin magtatago. Dismayado man ang Office of the Solicitor General sa desisyon ng mayorian ng ICC, tuloy raw ang sariling investigasyon at prosekusyon ng Philippine government sa posibleng pang-aabuso sa drug war. Para sa mga kaana ng drug war victims, pag-asang makamit ang hustisya ang hatid ng desisyon ng ICC. Yan ang mga balitang dapat niyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Panoorin niyo po ang inspiring na kwento ng isang binatilyong nagtapo sa kinder sa edad na 15. Isa raw sa pinakamasayang araw sa buhay ni Enrico Pantoja ay ang kanyang moving up. Extra special ito dahil nagtapo siya sa kindergarten sa edad na 15. Akala ko po nung una, hindi na po talaga ako makakapag-aral. Nung gumraduate pa ako, masaya po kasi totoo po yung sinabi sa akin ng mga nakakatanda po sa akin na hindi masamang mag-aral, libre lang. Kaya mag-aral ka. Sa murang edad ay pinaampon si Enrico. Wala na po akong mga magulang. Tapos sa halay-hay po ako lumaki, may nagpupo sa akin doon na mag-asawa. Sa mama po ako kila Ma'am Aisel, pinampun po ako nung mami niya. Tapos tinanong po ako kung gusto kong mag-aral. Struggle daw ang pagsisimula niyang mag-aral. Pero kalaunan, ang mga kasama niyang mga bata, kuya na ang naging tawag sa kanya. Noong una nahihiya po, pero nung tumagal naman po, naging okay po siya. Madali po siyang makasabay sa aming mga topics na madali niya pong naiintindihan. Tapos sumasagot din naman po siya kapag may gusto po siyang sabihin. Hindi lang natutong magsulat at magbasa si Enrico. May isa pang nagpa-espesyal sa moving up niya. Meron po siyang award na natanggap. Yung World Weaver Award. Good in communication, magaling pong magsalita, magpaliwanag. Para kay Enrico, simula pa lang ito ng pagsusumikap para makaangat sa buhay. Hangad din daw niyang maibalik ang kabutihan at tiwala na ibinigay sa kanya ng mga taong tumutulong sa kanya. Sa mga kaedad po dyan, huwag po kayong mayayak na mag-aral. Hindi naman po tinitignan ng eskwalahan kung ilang taon na po yung dapat mag-aral. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.